don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I'm running, I'm the only one that really... Nag-a-apply ka ba ng loan? Maging ito ay car loan, housing loan, or motorcycle loan. Tapos nagtataka ka ba bakit decline ang iyong loan? Hindi lang naman pinagbabasihan ang sweldo o kita sa negosyo ang pinagbabasihan ng bangko or financing agencies para ma-approve ang inyong loan. Hindi rin po basihan kung malaki ang posisyon mo o malaki ang kinikita ng iyong negosyo. So marami sa atin na sumusubok mag-loan, nagpi-fill up ng application. Pero tandaan po natin na ang kasunod po nito ay hindi lang muna CI. Meron pa pong isa. Yun po ay mag-check muna ang bangko or financing agency ng iyong credit score. Marami po ang nagtataka. Malaki naman ang sweldo ko. Malaki naman ang kinikita ng negosyo ko. Malaki naman ang income na dumarating sa akin mula abroad. Pero after kong magpasa ng application, mababalitaan ko na lang, decline. Ang tanong, bakit? Okay guys, bago sagutin ang katanungan na yan, ako nga po pala si Repuman PH. So matagal na po ako sa industry ng bilang isang reprocessor. So may mga pasikot-sikot sa banking industry na medyo marami na rin tayong kaalaman. So kahit na maging sa ganitong paglulong, so nadadaanan natin yan. So alam natin kung bakit minsan disapprove ang inyong loan. So yun guys, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-like, subscribe, and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga upload na mga video. So sasagutin ko na kung bakit decline yung inyong car loan o housing loan o motorcycle loan. Gusto ko kasi itong ipaalam sa inyo para hindi na kayo mahirapan sa paghahanap ng sasakyan, paghahanap ng property, paghahanap ng motor, lalo na yung mga repo car. Pupunta kayo doon, checkin nyo yung sasakyan, dadala kayo ng mekaniko, and eventually decline ang inyong loan. Yun ngayon ang ipapaalam ko sa inyo para wag naman dumating ang panahon na masasayang din yung oras ninyo. At dahil dito sa video kong ito, at least pumunta ka man sa isang financing agency o banko na maglo-loan ka, yun bang alam mo na na malaki ang posibilidad na ma-approve ka? So guys, isa pa muna uling katalastas. Maaari nyo rin pong puntahan si The Car Loan Expert. At dito marami kayong makukuhang tip kung paano ma-approve ang inyong car loan. Okay, balik po tayo sa ating topic. So, ang totoo po nito kung bakit nadi-decline ang inyong loan, dahil mayroon pong isang database na pinagpapasahan ng credit information ang mga bangko, ang mga financing agencies, cooperatives, at mga kumpanyang nagpapautang sa kanilang clients at ipinapasa ang credit information concerning the credit standing and track record of borrowers. Sa isang government agencies, kung tawagin po ay Credit Information Corporation, in which all banks, cooperative, and financing agencies are required for submitting to Credit Information Corporation the positive and negative information that tends to update and or correct the credit status of the borrowers. Regularly, hindi po bababa ng 15 days at hindi rin naman po ito lalagpas ng 30 days. Reported na ito at matatala na ito sa iyong credit report. At ito po ay required by the law, which is Republic Act 9510, Credit Information System Act. Kung tawagin nila po ay CISA. So sa nabanggit ko, lahat po pala ng mga pinag-uutangan natin mula sa mga bangko, financing agency, or any cooperative na may pagkakautang po kayo, utang sa bahay, utang sa motor, sasakyan, lalong-lalo na credit card,
insurance na hindi nababayaran, utang sa pera sa mga lending companies, at marami pang iba. Lahat po ito ay kinukolekta ng Credit Information Corporation or CIC. Ito po yun. Halimbawa, maglo-loan ka sa isang banko. Or halimbawa, meron ka ng application para sa iyong loan. Ang gagawin po ni banko o ni financing agency, kukuha po sila ng iyong credit report sa Credit Information Corporation para po malaman nila ang iyong credit standing. Titingnan po nila kung maayos ka bang nagbabayad ng iyong pagkakautang. At mas mataas po ang posibilidad na ma-approve ka kung wala ka naman din pagkakautang. Mas better po yun. Or ang pinakamahirap, titingnan nila kung may bad credit history ka. At doon po, pag nakita ng banko na may bad credit history ka, hindi ka marunong magbayad ng mga utang mo sa lahat ng mga nabanggit ko. Credit card, lalo na yan, housing loan, auto loan, o salary loan, asahan mo po, decline ka na. At lalo na po, pagkadating naman sa auto loan, siyempre, nandito tayo sa repossession. So, pagka ikaw ay nahatakan na with court order or with writ of reprimand, asahan mo po, bad record ka na, decline ka na. At malamang hindi lang sa CIC ka may record, maging sa CIMAC po. So guys, isa pa pong pinagbabasihan ng mga banko o financing agency. Okay, maayos kang magbayad. Pero sa iyong credit history, although ang iyong credit report ay napakaganda, pero ang iyong credit ratio naman ay hindi naman po approvable. Halimbawa, yun sa sinasabi nating credit ratio. Ang sweldo mo po, 70,000 lang. Kaso lang po, ang dami mong loan. May credit card ka, may salary loan ka, may motorcycle loan ka. Tapos ngayon, nag-apply ka ngayon ng housing loan, nag-apply ka ng auto loan. So, expect mo, dito pa lang sa tatlong loan mo at magdadagdag ka pa ng car loan, yung credit ratio mo po hindi na po approvable. So yun, titingnan nyo din po na baka naman nagtatry pa rin kayo mag-apply tapos itataka kayo ngayon, eto, decline. Yun po ang isa sa mga dahilan. Kasi ang totoo po niyan, pag pumunta ka ngayon sa mga kasa, sasabihin sa'yo, disapprove ka. Pero pag tinanong mo, bakit ako na-disapprove? Hindi nila sinasabi. Ito po yun. Kasi si CASA, ipapasa naman kayo sa mga banko. So siyempre, ang mag-check niyan ng inyong credit report, si banko. So, i-check nila yan kay Credit Information Corporation kung kayo po ay approvable. So guys, ayun, naipakita ko sa inyo na bakit pala kayo na de-decline. So, next time po, siguro pag-usapan natin yung bang nahatakan ka na ng sasakyan tapos gusto mo uling mag-loan. Ano ba yung status mo rito? Makakapag-loan ka pa ba o hindi na? Usually, kailangan natin ayusin ang ating credit score para maging maganda ang ating credit history. Sige guys, next na pag-usapan natin na abangan nyo po yung aking susunod na vlog. Pag-usapan din natin itong Credit Information Corporation. Mukhang marami naman din ang hindi nakakaalam dito. So, pag-usapan natin dito yung credit score and your credit report. So, at least medyo maging aware kayo na bago kayo magpasa ng loan. Para hindi na rin kayo magpagod sa paghahanap ng ilo-loan nyo, gayong alam nyo na malalaman nyo naman pala na hindi naman po pala kayo approvable pa. Guys, kung mayroon kayong opinion o nais idagdag sa pinag-usapan natin ngayon, comment lang po kayo sa ibaba ng sa aking comment section para makatulong tayo sa mga kababayan natin na nai-engage sa pag-loan. O guys, mega love shoutout din po sa mga
supporter natin na nagpapa-shoutout, si Rolly Garaw, mega love shoutout sa'yo. Roel J. Otero, Rose Mar TV, Alakdan One Rider, and Motoclick. So, mega love shoutout sa inyo mga kaibigan, sa mga supporter. So, hanggang sa muli, sana nakatulong ang vlog ko na ito na nagkaroon kayo ng idea regarding sa inyong paglo-loan. Regarding din sa Credit Information Corporation. At lalong-lalo na regarding kung bakit decline ang inyong car loan. Mega love shoutout sa inyong lahat.